So hello guys, good morning. So alam nyo na ngayon, tayo magtatrabaho na bilang isang tactical at merchandisers. So hello guys, good day. So ano nga ba ang video natin ngayon, no? So alam ko, sigurado alam nyo to lahat, no? No? Ano nga ba ang pilferage? No? Ano ba ang pilferage? Kadays, katak. Diba mga kadayser ko, mga kapatid ko, ano nga ba ang pilferage? Ulitin ko ulit. Pagbabalik, hitro. Yun, so mga katactical ko at kadayser ko, no? So, ano ba ang video natin today? No? Pero as of now, nandito tayo ngayon. Pupunta tayo ng Molino, Bacoor. No? So, Molino Boulevard. Yes. So, rorota tayo bilang isang tactical merchandiser o commando. No? So, video natin yun, no? Kung alam nyo naman na siguro sa sarili nyo. No, alam kong relate kayo rito kahit baguhang kayo. No, pero sasabihan ko na kayo, huwag nyo na itong gagawin. At huwag na huwag nyo rin itong gagawin sa loob ng warehouse. Nako, Diyos ko po, kung ayaw nyo ma-times 10 kayo. No, so ano nga ba ito? Pilferage. No, yes. So yung pilferage, ano ang ibig sabihin nun? So, ibig sabihin nun is ang alam natin dyan siguro, pag kumain ka hindi mo ba alam ito ay nahango rin sa krimen. Yes, no? So, ang pilferage hindi lang sa pagkain, ito ang act o yung pangungupit o pangunguha o kaya pagkain mo sa loob ng tindahan ng walang abiso o wala sa break time. Diba? So po ako sa inyo kaya huwag na kayong gagawa ng ganong kalokohan dahil kasi yan ay ipinagbabawal na technique. So pilferage is act of stealing o yung pangunguha. Hindi mo ba alam maraming klase yan. Made in 2020 na sino na pwede na rin isang kaso yan o pag nanakaw. No? Pag sumobra ka na at ganun pa rin ang ginagawa mo, para ka na rin naging shoplifter. So ang ginagawa natin dyan, naku po, kung ayaw nyo po matanggal at masirahan yung pangalan. Diba? Kaya nga tayo nagtrabaho bilang isang tactical merchandiser. Ito ay trabahong marangal. So, alam natin mahirap. Sa iba, hindi. Sa iba, oo. Pero huwag natin gagawin yun, no? So, yun yung tinatawag na pilferage. Act of stealing a small amount. Ay pangunguha mo kahit maliit na bagay lang. So, yan ang wag natin gagawin dyan. So maraming klase yan. Maraming pinatawag na pilferage. Shoplifter, pilferage din yan. O kaya kala sa kuryente nga lang yan, pilferage yan. O pangunguha mo ng kawat ng kuryente, pilferage yan. Kaya wag nyo gagawin yan. So, huwag natin gagawin niya mga katactical yung mga ganung bagay na yun. Kasi kung kaya naman natin mag-break, kung talagang nagugutom ka na magpaalam ka kay supervisor o kaya yung manager para makapag-break ka. Kung sumobra ka na sa oras ng trabaho mo at kailangan na talaga mag-break, mag-break ka na. Huwag ka nang kumain sa loob ng warehouse. Alam mo yan, ha? Huwag natin gagawin yan! Power yan! So, experience ko lang, no? Kahit hindi naman ako nakagawa, talagang magbabayad ka. No? So, pag may mga nakuha, maraming pilferage. No? Minsan pa nga, tina-times 10 yan. Yung mga times 10 na yan, yan yung ginagawa nilang panapal sa mga losses, no? Kaya ako sa inyo, para hindi na kayo magbayad, huwag na rin kayong gumawa ng ganyan, kalokohan. Yan ay pilferage. Kung ayaw nyo magbayad ng doble, di ba? Kung yung piso, nagigisang po piso. Take note. Tanda mo, asang po piso, makakabili ka na ng biskuit. Na? Kaya lang,
Siyempre, bigyan tayo katanungan, saan napupunta yung bayad na times 10? Doon sa mga losses na nawawala. At nagkakaroon ng panapal para hindi ka magkaroon ng variance. Yun yung tinatawag na variance. No? Bawat isang SKU na mawala ay variant agad yan. So, kasi nasabi ko nga, ang SKU at variant ay isa. Produkto ang tawag. No, so, we are now sa buhay na tubig. Yes. No? So, yung ginagawa natin ay reminders sa ating mga baguhan at sa mga lumang ka-tactical, lumang ka-dicer. No? So, mga katropa ko dyan, so, salamat sa suporta, no? No? So, yun lang. Huwag na tayong nagawa. Alam na natin ang pinprint. Ito ay payong kaibigan, kapatida. So, yun, no? Napakinggan nyo na ako na ibig sabihin ng pinprint, no? So, maraming kaso yan at may iba-ibang klase, hindi lang sa pagnanakaw ng kawat ng kuryente, hanggang sa pagkain sa warehouse, ay may tinatawag ang theft ay pinprint siya isa. So, isa na rin tong crime. So, pwede ka na rin makulong dyan kung either matanggal ka sa trabaho o ako sa'yo, huwag mo nang gawin. So, ito yung payong kaibigan at reminders na rin, no, sa mga kapag-advisor at katakbikan. Sana mapakinggan nyo at supportahan nyo pa rin pa ako sa aking video ginagawa. So, salamat sa inyo guys. So, yun lang ang konting paalala. So, like and subscribe in my videos para naka-update na kayo sa aking video. Peace out!